Alright mga kalaro ko dyan, mga Kasay TV, nag-update ang MIR4 ngayong araw na to. And then ito yung mga bagong ganap sa larong to, no. So unang-una, kapag nag-login kayo, no, magkakaroon na ng ganito. Parang ito yung solution siguro ng MIR4 para sa mga bot. Ayan, no, kailangan yung i-click yung verify. Once na maklik nyo yung verify na yan, mapupunta kayo dito sa webpage na ganito. And then, etong verification na to ay 7 days yung tinatagal. Kapag nakapag 7 days na, magkakaroon ulit kayo ng verification. Magkakaroon ulit kayo ng ganito. Kiklik nyo ulit yung verify. Once na maklik nyo na yung verify, click nyo na yung connect to the game. Ayan yung panibagong update ni MIR4. And then, additional na update. Ang una kong napansin sa kanila, no, nagbago yung kanilang user interface. Medyo buwasan lang muna natin ang sounds. Ayan, no, napansin ko. Ayan, nagbago yung ganito nila, yung user interface na yan. Yung mga, ayan, yung pagkakaayos, no. Itong extra ko, lumabas na. Ayan. And then, next kong napansin sa kanila, yung sa pagcraft. Ayan, may bago silang update. Pinagsama na nila yung top bottoms, ayan, yung upper and then yung lower, gloves, tsaka boots. Ayan, no. Medyo nakakapanibago. And then next na update din sa kanila, nagkaroon na ng secondary weapon, which is etong ang pamaypay na to, no. Ayan. Ayan, no. Nagkaroon na ng ganyan. Tapos sa character equipment, ayan, no. Nagkaroon na, ito yung secondary weapon. And then, ito yung earrings. Nagkaroon din ng earrings. Ito yung earrings. Yung source niya, tingin ko, mahirap makuha to. Sinasummon, need atang isummon yung monster para makuha mo yung mga materials niya. Kasi dito, ito yung kailangan nyo, Dragon Claw. And then, chinek ko yung mga sa mission. Isa lang yung nakukuha sa mission, which is etong, ayan o, Dragon Claw. Pero, common lang. Yung rare ata, sinasummon pa, no? Need pang isummon yung monster para makuha mo siya. So, yung sa earrings, hindi ko pa din alam. And then, next na bago kay MIR4, yung sa conquest part niya, eto, no, nagkaroon tayo ng Sanctuary HYDRA, ayan, which is naka-unlock pa sa akin kasi hindi ko pa nare-reach yung level 60 and then hindi ko pa rin tapos yung mystery quest na ganito. Ayan, no, may additional PS pag na-ano na to. And then, speaking of PS, no, napansin ko na nagbumaba yung aking PS ng all mga 1000 something kasi 63 PS na ako. No, napansin ko bumaba siya, naging 62. Ayun, napansin ko nga sa update ni MIR4. And then ang bago din, merong summon. Ayan, sa summon tab. Ayun, meron silang event. Ito. Spirit, no. Ayan. Tignan natin yung effect. Medyo maganda, ang ganda. Ayun, no, 12% attack boost. And then monster reduct, ang ganda. XP, ayun, no, napakaganda naman nito. So, ayan, napakaganda nitong spirit na to, no. Try natin mag-summon ng isang beses. So, makakuha natin, no. Sana makakuha tayo dahil sa vlog na to. Oh, shit! Not lucky. Wala. So, ayun lang. Ito, bago, no? Ganda. Ang ganda nung effect niya. So, kung may mga hindi ako na sabi kung ano yung bago sa update ni MIR4, ilalagay ko na lang sa description, no? I-check ko na lang din sa website nila. Ika-copy-paste ko yung buong detalye ng upgrade or ng update. Ayun, no? Napansin nyo, bago yung mga ano,
graph GUI, user interface. And then ito yung HYDRA. Ayan o. DRACO to HYDRA. Ayan. So, ipopost ko na lang yung buong detalye ng update sa description, no? Sana naipakita ko sa inyo kung ano yung mga bago dito kay MIR4. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye.